ideal bang tanggalin ang car battery if nang matagal ang kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sagutin ko lang itong question na to, no? At yun nga daw, ititenga niya yung sasakyan niya for 2 weeks, recommended pa bang tanggalin ang kanyang battery? Well, kung ganyan lang naman kaikli, no, hindi ko na i-advise sa'yo na tanggalin yung iyong battery, no? Kung sabihin na natin kung less than a month lang naman na ititenga mo yung sasakyan, huwag mo nang tanggalin. And now, kung mag-decide ka naman na tanggalin, siguraduhin ninyo na basahin nyo muna yung owner's manual kung recommended din na tanggalin yung battery. Kasi may mga sasakyan na hindi ina-advise na magtanggal ng battery. And yun, pag nagtanggal ka ng battery, expect mo na na pwedeng mag-reset yung mga settings ng iyong sasakyan. Like for example, yung radio, no? O wala yung mga radio station na nakasave dyan o yung mga information na nakasave dyan. So pag nagtanggal ka ng battery ng kotse. So yun mga paps, no? Before nyo gawin yan, no? Siguraduhin ninyo na nagbasa kayo ng owner's manual kung okay lang dun sa inyong sasakyan. Kasi may mga sasakyan na hindi recommended na tinatanggal ang battery. Okay? Now, kung sakali man, okay, decided ka na tanggalin, siguraduhin mo lang, no, na naka-off yung lahat ng mga component, like naka-off yung radio, naka-off yung aircon, mga ilaw, mga nakasaksak and everything. Para sa pagbalik mo, eh magsiguradong mag-i-start yung sasakyan or mas malaki yung chance na mag-i-start yung sasakyan. Kumbaga, pag-start mo, hindi i-drain up muna ng mga powers ng iba. Kumbaga, magpupunta ka agad dun sa pag-start. Okay? So, yun naman yung suggestion ko. And, isa rin sa mga idea, bago mo sana itenga ng matagal yung sasakyan, para ma-full charge yung sasakyan mo, yung battery mo, at least sana na-drive mo siya ng mga 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour. Para marami yung charge ng inyong battery. O sana nga, mas matagal pa na na-drive mo, no? Para at least sigurado tayo na may charge yung battery mo bago mo iwanan. Para sa pag-start mo, eh malaki yung chance na mag-i-start yan. Ito, pero ito, based on experience, yung battery na walang load, okay, from full charge na walang load, no, yung kumbaga nakatenga lang talaga siya, it will last, o kaya niya magpa-start ng kotse, maybe around 2 to 3 months na nakatenga. Ito yung nasa magandang condition yung battery, ha. Pero syempre, depende pa rin yan dun sa battery kung gaano siya kalaki at yung condition, ano. Pero based on experience, mga 2 to 3 months, kaya pa magpa-start ng sasakyan. Pero kung nakasaksak sa sasakyan yung battery, well, mga 1 to 2 months, nakakapagpa-start pa yan. Pero ito, ha, isang reminder dyan, no. Most of the time, pag tinenggan mo ng matagal ang sasakyan, like for example, a month, may possibility hindi yan mag-start agad. Or sabihin natin mga, kung dati, pag-click mo, start agad, minsan umaabot ng mga 2 to 3 seconds o 2 to 5 seconds bago siya mag-start, no? At minsan kailangan mong apakan yung gas pedal mo para tuluyan siya mag-start, no? So yun lang yung pinakaano. Kaya kung sakali man, huwag kang matatakot na kung hindi ka agad mag-start, okay lang yan, iridondo mo lang at sakali man, apakan mo yung gas pedal mo para mag-start na siya ng tuluyan, ano? At pag in-start mo siya, sana paandarin mo siya na medyo matagal para mag-recharge ulit yung kanyang battery. Okay, so yan mga paps, no? Kung sakali man na magtatanggal kayo ng negative o battery sa inyong kotse, magbasa muna kayo ng owner's manual kung okay lang. Kasi kung hindi, huwag yun ang gawin, ano? Okay, so yan. So ngayon, magsasagot na naman tayo ng mga tanong, ano? Na naipost sa aking TikTok, Facebook, at YouTube, ano? Ito yung mga related sa battery, ano? At ito yung number one question, ilang kilometer bago masira ang battery? Kilometer. Okay, based on experience, usually ang battery will last more than mga 50,000 kilometers or more. Okay, so bago yan masira. Pero sa warranty, yung last na ano ko sa Amaron is around 20,000 kilometers lang yata yung binibigay nila or 6 months, no, pag TNBS. So maybe 20,000 kilometers, pero usually it will last more than 50,000 kilometers naman. Okay, and next question, pwede bang magpalaki ng battery? Well, kung kasya dun sa lagayan mo ng battery, po pwede. Like for example, yung sa akin, itong Mirage ko, 1 SM ang battery nito, pero ang nakalagay ngayon dito is 2 SM. Okay, kasi medyo hindi nagtatagal sa akin yung 1 SM, eh. Mas nagtatagal yung 2 SM kasi nga medyo heavy use, no? So mas ano, kaya mas nilalagyan ko siya kasi ang difference lang naman, I think nasa 500 lang naman. Kaya
nagto 2SM na ako. Kasi kasha naman dun sa kanyang battery bay. Pero yun, bago kayo magbago, siguraduhin nyo muna kasha. Okay lang magpalaki, wag lang sana kayo magpaliit ng battery. Okay, then yun, next question. Anong battery ang okay? Nako, lahat naman ng battery mga paps, okay no? Nagdidepende na lang to dun sa warranty at yung dealer. So, syempre, yung warranty, kung mas matagal yung warranty yung ibibigay sa inyo nung dealer, di mas okay, no? At yung dealer naman, eh kung madaling kausap, like for example, sabi mo may sira at na-check naman nilang may sira, it replace agad. So, yun yung titignan ninyo, no? Kaya, isang recommendation ko rin dyan, yung malapit sa inyo sana ng dealer. Para at least, pag may problema, mabilis yung may papacheck kasi libre naman yung pag-check ng battery. At yung iba pa nga, nag-o-offer pa. Pag halimbawa, after mga 2 months o sorry mga 2 years pwede ka magpalagay ng ano ng water para lalong magtagal yung battery, no? After the warranty pwede mo dalhin sa kanila, palagyan mo ng water para mapuno ulit kasi yun ang isa sa mga isa sa mga reason kung bakit mabilis masira ang battery, no? Lalo pag tumatanda na nauubusan ng tubig, so yun pwede mo siyang palagyan, no? So magiging kaibigan mo at minsan libre na nga yun. And next question is, paano mag-jumpstart ng kotse? Nako. Okay, sa pag-jumpstart yan, siguraduhin ninyo na halimbawa from red, okay? From the source red tapos going to the then red lang. Kumbaga parang red muna yung papakialaman mo, then negative, then susunod yung negative. Medyo mahirap i-explain ano, pero pag nagtatanggal kayo, ganun lang din. Kumbaga, kung ano yung unang mong o ano yung huli mong nilagay, yun din yung unang mong tatanggalin. So ganun lang, medyo mahirap i-explain pero dahan-dahan lang. Wag niyo gagawin yung from the source, no? Lalagyan niyo na agad yung negative, lalagyan niyo na agad yung positive. Tapos tsaka pa lang ilalagay doon sa kabilang bat doon sa i-jumpstart mo yung negative and positive. Dapat ang gagawin mo diyan, halimbawa, positive muna doon sa source, then dadalhin mo doon sa yung jumpstart, yung positive. Then yung negative ilalagay mo sa source, then ilalagay mo doon sa yung jumpstart. So ganun yung sistema, no? Paisa-isa. Huwag yung ito sabay na. Hindi ganun, ano. Pero hindi ko maano kung ano ba yung tama eh. Baka marami na namang mag-ano dito, no? Ako wala akong sequence eh. Basta kung saan ko gustong unahin, wala akong problema doon. Pero syempre may tama yan. So basahin niyo na lang siguro sa mga Googles, no. Baka nandoon na 'yung tamang procedure. And last question is, sign na pasira na ang battery. Isa sa mga early sign niyan is pag medyo nag-hard starting na kayo. Kung dati isang click start, pwedeng tumagal na mga 2 to 3 seconds, isa na 'yan sa mga early sign, no, na pasira na ang inyong battery. At 'yung para nagpi-flicker 'yung ilaw ninyo, pwede rin 'yon, no. So, mas maganda, pa-check nyo sa mga battery shop, meron silang tester dyan para ma-check nila yung health ng inyong battery. So, yun mga paps, no, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang and don't forget to subscribe to my YouTube channel. At sa Facebook, click nyo lang yung follow at sa TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, keep safe mga paps!